na pamili ko sa grocery, meron tayong Rino, chicken fry, fruit salad, dalawang iced tea, isang queso de bola, isang 2-in-1 na creme densada. First time ko siyang gagamitin. Titignan ko kung okay siya kasi ito na yung pinakamura. Ayan. Halos 50% yung masasave mo kung magko-condense at ano ka pa, cream. Tapos ito yung mura-mura na nakita kong pack ng spaghetti sauce with pasta. First time kong matatry tong brand na to. Check natin kung masarap din naman siya. Tsaka half ng gardenia. Dito naman guys, meron akong ilang pirasong tender juicy hotdog. Giniling half, pero kung talagang nagtitipid, pwede pa siya sa ano, worth 100 pesos kasi 156 to. Medyo marami-rami din siya. Tapos ito, hamon de bola. Ayan. Ito guys, lumabas ako. Di ba 1,000 challenge lang siya. Pero naisip ko, meron namang iba na may budget pa. Pwede pang i-push pa. Ganyan. So, mamili na lang kayo kung 1,000 or 1,718 ang inyong budget. So, nagdagdag lang ako guys. Para talaga special yung ating Noche Buena. So, ito bumili ako ng half chicken, half ng ginining, and half na shrimp. Tapos, meron din tayong carrots and lumpia wrapper. Tsaka isang buko for our fruit salad. So talagang ano yan, budget na budget talaga. Half-half lang. Ito na guys, yung ating fruit salad na medyo mura, yung bili ko. Lamang siya sa pineapple, pero pwede na, tsaka papaya. So, may budget, samahan nyo ng mais, ganun. Kung hindi kayo nagtitipid, kasi challenge nga to. Kung hindi ako nagtitipid dito sa challenge ko, malaking fruit salad, may mais, ganun, may nata di coco. So, medyo mahal talaga abutin. Pero kasi ngayon, challenge yung gagawin natin. Kaya, ayun, kung saan tayo makakatipid. Tapos, Angel's Condensada. Ayan, 2-in-1. Lagay na natin siya. Yumi, ano, nakukunan to ba? Yan yung Angel's natin. 3/4 lang yung gagamitin ko sa kanya kasi gagamitin natin naman siya sa spaghetti. Tapos naglalagay din ako ng calamansi or lemon para maalis yung parang lansa. Ako lang ba? O kayo? Ganun din yung pili nyo. Kasi dati hindi ako makain ng fruit salad. May aftertaste siya pa sa akin. Pero mula nalagyan ko siya ng lemon ng or calamansi, no, wala na yung aftertaste na nalalasa ako na parang malinsa. So, i-try nyo siya, guys. So, later, nalagyan natin siya ng buko. Mix muna natin siya, tapos ilagay na natin siya sa red. Guys, maglalagay na tayo ng giniling. Hindi ko na siya napakuluan kasi talaga nagmamadali na ako. Pero kung may oras kayo, pakuluan nyo siya para kung may something, you know, mapatay niya sa pag-init ng tubig, ganun. So, naglagay na ako ng paminta, asin dyan. So, inintay ko lang siya kumulo ng konti or maluto siya. Halo lang tayo ng halo para hindi siya masunog. Tapos, ilalagay ko na dyan yung hotdog. Nilitan ko yung hiwa, guys, para dumami siya. So, kung nagtitipid talaga, kahit nga 100 pesos na giniling, pwede naman makakabili tayo. Hindi na ako gumamit ng ano, ng corned beef. Yung iba kasi gumagamit. Mas mura daw. Pero ako, okay pa rin ako sa giniling. So, naglagay ako nitong spaghetti sauce na first time kong matatry yung brand na yan. Tapos, naglagay ako ng konting condense nung Angel's para may pagka milky. Nor cubes, itong konting ketchup na galing sa pantry ko, nilagay ko na din siya. Tapos paminta uli. Tapos asin, konting asukal. Asukal yung nilagay ko ha. Pwede rin kayo maglagay ng asin dyan. So, nasa sa inyo na yung guys kung paano kayo magtimpla ng spaghetti nyo. Ganun nyo siya lutuin. So, naglagay pa ako ng konting water kasi ako ayoko ng malapot na sauce. Naglagay din ako ng half na Rino para yung half
sa susunod ko na lang siya gagamitin. Pero kung may budget nga, alam niyo, pwede niyo naman siya ilagay lahat. So ayan, napakuluan ko na siya. And ayan, luto na siya, guys. Meron tayong spaghetti sauce. So guys, ito na yung mixture ng ating Shanghai. Merong itlog, garlic powder, magic sarap, oyster sauce, salt, pepper, sugar, konting harina, carrot, sibuyas, at dahon ng sibuyas. So, imimix na natin siya. Tapos, meron din palang egg. Dito na ako, tinatanggal ko na yung ano, yung wrapper, pa isa-isa. Ang hirap magtanggal, 'di ba? Bakit ganun, no? Pwede naman tayo bumili ng mga luto na o yung mga frozen tapos lulutuin. Pero ganun talaga eh, no? Talagang kahit mapapagod ka o ano, gusto mo ikaw magluto ng mga pagkain para sa mga special occasion, gaya ng birthday or Pasko. So kahit hirap-hirap ka na, pagod-pagod ka na, go-go lang, 'di ba? Ganun ang mga nanay. Doon natin napaparamdam yung ano eh, pagmamahal natin sa pamilya natin, yung sa pag-aasikaso at pagluluto. So ayan guys, alam nyo naman na yan, marunong na kayo niyan yung magbalot, 'di ba? Medyo nipisan nyo lang siya para hindi siya ano, mahilaw. Kumbaga maluto siya nang maayos. Pag makapal kasi, may mga part diyan na magiging hilaw. So balot-balot lang tayo. Ayan, egg yung ginagamit kong pang-sealed, hindi water kasi yung egg kasi talagang ano siya, yung sobrang ano niya, madikit, ganon. Kaya mas gusto ko yung egg kesa sa water. And in fairness ha, ang dami kong nagawa dyan. Nagulat ako. Akala ko konti lang. May nabibili naman ng 155, parang 8 pieces lang siya. Ito, nasa 200 something lang gastos ko. Nasa 30 pieces. So, ayan na yung chicken natin. Luto na siya, guys! Ito na guys yung nagawa ko. Bali, nabilang ko siya lahat. Ayan pa. 30 pieces. Ang dami! Ayan na, hindi ganun kainit yung mantika, guys. Kung hindi, paglagay mo, sunog agad yung wrapper, pero hindi mo pa naluluto yung meat sa loob. Kaya hinay-hinay lang yung apoy niya. So, ganyan lang dapat, ha? O, dito naman tayo sa ating buttered shrimp. So, kung nakakaluwag-luwag, madadagdagan yung ating pang-noche buena. So, ilagay natin yung butter, konting mantika. Medyo nasunog na nga yung aking butter. May sibuyas, may kamatis, eh, no? May bawang. Mas maraming bawang, mas masarap. So, nilagay ko na dyan yung hipon. Kahit anong size ng hipon pwede. Tapos, sugar, patis, and paminta. Medyo dagdagan nyo yung, ano, yung butter talaga, tsaka yung sugar. Kasi iba yung nabibigyan niya lasa. Tsaka konting tubig and oyster sauce. So, ganun lang siya kasimple, guys. Hayaan nyo na lang siya kumulo at luto na yan mamaya. Eto na guys, binubuksan ko na yung hamon de bola. Inisip ko nga, wag na maghamon kasi nasa 300 plus na kagad siya. Pero sabi ko, hindi eh. Ang mga Pinoy talaga, every Noche Buena, naglalagay sila ng hamon kahit anong mangyari. Gutom na si Daddy. So, tikman daw namin yung aming lumpia. Mami muna. Gutom natin sa ano, chili sauce or ketchup pwede. Yeah. Pwede na siya pang ulam din. So, gusto pa ako doon. Susunod ko na itong ham. Eto na tayo ngayon sa ating
fruit salad. Ayan, naglagay na rin ako ng buko sa buko salad na siya. No? So, yung natirang ano, angel sa 2-in-1, inalagay ko na din siya, guys. Kasi madalas, di ba, nagiging sakit yan ng salad yung nagda-dry siya. Tapos, ito yung queso de bola. Imbis na bilog kasi nasa 300. May iba medyo mahal pa. So, ito na lang yung ginamit natin kasi nga, challenge nga to. So, ito lang yung magkakasya sa perang challenge natin. So, yung half, nilagay ko dyan sa hamon dahil nga ang Pinoy, pinapalaman nila yan sa tinapay or pinapapak, ganon. So, yan tagaan Noche Buena. Tapos, yung matitira, yung half nung half, ayan, gagamitin ko naman siya for spaghetti. Talagang ano yan, talagang budget na budget. Pero kung hindi ka nagbabudget at talagang pinagpala ka ng Diyos, eh talagang maraming keso ka magagamit. Ito talaga yung isang keso, pinaghati-hati ko na kahit sa fruit salad, nilagay ko din siya. So, ito na yung set A natin. Talagang pinilit ko na mag 1,000 challenge, pero hindi na talaga kaya, guys, kasi ang taas na talaga ng bilin. So, meron tayo spaghetti, lumpiang Shanghai, hamon de bola, keso de bola, tsaka salad. So, yung kanin nandiyan naman, given na yan, na may kanin tayo sa kusina. Ito naman yung set B. Meron tayong macaroni. Ang baga na dagdag lang dyan, yung buttered shrimp, tsaka yung chicken. Ayan. So, kanin at yung ibang ricado na ginamit natin, like butter. May mabibili naman kayo sa bakery, guys, na 5 pesos, 10 pesos. Oyster sauce, magkano lang yun? 5 piso. Pero kung meron na kayo lahat niya sa pantry, itlog na ginamit, sibuyas, bawang, mga ganun, eh, hindi nakasama sa costing yan. And talagang, guys, grabe, nagulat talaga ako. Nasa halagang 1.3 or hanggang 1.7 or hanggang 1.8, ipush na natin. 11 po kaming kumain yan. And may tira pa po kami. May tira pa kaming half ng serving na spaghetti na nakita nyo. And half nung lumpiang Shanghai na nakita nyo. Tsaka half ng hamon de bola. Natira pa po yun. So, pwede ko pa siyang ihanda for New Year. Kung ganun yung magiging mindset ko. Kung yun nga, di ba, na isa ako sa pamilyang nagbabudget lang talaga. Talaga na-shock ako, guys. Kasi hindi lang ganyan talaga yung ginagastos ko kapag dating na Noche Buena, New Year, malaki. Pero, sa mahal na mga bilihin ngayon, sa hirap kumita ngayon, di ba, pwede pala, pwede. Basta gugustuhin mo, pwede. And, mamimili pala ako, guys, sa comment section natin. Dalawa ang mananalo kung bakit mo gustong bigyan kita ng pambili ng hamon na, ano, hamon de bola sa araw ng Noche Buena. And, ito pa pala, guys, ha. Kunyari, meron kayong kumare, nakakilala nyo, kapitbahay nyo, na tagang BFF kayo, magkasundo kayo, diba? So, sabi ko nga sa inyo, may mga half-half pang natira. So, pwede kayong maghati. Sabi mo na sa 1-8, maghati kayo. So, yun yung mga way na pwede kayong magtipid na hindi naman kayo malulungkot sa araw ng Noche Buena or sa araw ng New Year na kahit papaano, special pa din yung hinanda nyo para sa pamilya nyo. Pero to be honest, guys, meron lang akong mga ibang babaguhin dyan, like yung 2-in-1 na angels, ganon. Babalik pa rin ako sa kinasanayan ko talaga. Dahil challenge nga lang to, kaya naghanap talaga ako ng mura. Babalik pa rin ako sa condensed and sa cream. Tapos sa spaghetti sauce, yung pinakamura lang din hinanap ko. Yung Del Monte na gusto ko, na ginagamit ko talaga lagi, mas mahal lang siya ng 10 pesos. So, babalik ako dun. Mas okay yung lasa nun. So, yung iba dyan, wala na. Ano na, as in, perfect na, masarap na. Hindi kayong parang magmumukhang kawawa sa Noche Buena na tinipid mo nga, sobrang katipiran, eh, hindi naman nasiyan yung mga anak mo, pamilya mo, asawa mo, sa hinanda mo. So, masasayang din. So, yun lang, guys. Thank you!